Father, please help us to guide them. Help us to nurture them more after this. Help us to bring more to you, Father, so that we can enjoy the kingdom that you have prepared for us. And again, Father, thank you for these souls that you have gathered here. All these things we ask in your name. In your name. Amen. Amen. Sabi po ng Biblia, dito sa Mark chapter 16 verses 15 to 16. English po nga pinagalang Biblia. Sa King James Version. And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized
shall be saved. But he that believeth not shall be damned, shall be condemned. Ito po ang dahilan kung bakit mayroon po tayong ganitong klaseng programa. Sapagkat ito po ang sinabi natin kaya pagkita na i-preach ang magandang balita, ang good news sa lahat ng mga tao. Hindi lang po dito sa Palau, maging sa buong mundo. Ang totoo po niyan, every day, the Seventh-day Adventist Church baptized more than 3,000 souls. Will you say amen to that? Amen. Kaya the church is one of the fastest growing denominations in the world. Sa Protestant churches. Okay? Of course, the Catholic Church is always the pinakamarami. You know, tapos, yung mga Protestant churches, nahati-hati na yun sa napakarami. Okay? Ibig sabihin ng Protestant churches, yung mga church na umalis galing sa Catholic Church, kasi meron silang na-discovery, katotohanan, na kung manatili sila doon sa loob, patuloy na marami sila doon sa maling maling paniniwala. So, umalis sila, ganun. Tapos, yung iba doon, yung marami, Baptist, Methodist, Pentecostal, Jehovah's Witness, Mormons, all kinds of Protestant churches. Okay? Kasama na din doon ang Seventh-day Adventist Church. Okay? Sa Biblia po ay walang sinasabi na dapat anipe sa ganitong simbahan. Ganun na paliwanag yan sa atin, no? Sa ating pong pag-aaral, Bible studies, o kaya sa gabi-gabi na pag-aaral, hindi wala kayong narinig sa inyong lingkod na binasa sa Biblia yung pangalan ng Diyos. Wala naman kasing ganun. Ma-organize yung Biblia, wala pang nakasulat na pangalan sa Diyos ng Diyos kasi wala pa namang sex information during that time. So, nagsimula lang yan, ang pinakaunang religious group na nagpangalan of the Roman Catholic Church. The first religious group na organized talaga, na may pangalan, na registered, is the Roman Catholic Church. Tapos, ibang mga religious Protestant churches, later on, nagkaroon na din sila mga pangalan. So, sinasabi natin dito, one of the fastest growing denominations na nag-baptize tayo ng more than 3,000 souls every day. Sa araw na ito, ang church, worldwide church, Seventh-day Adventist Church, is nag-baptize ng more than 3,000 souls. Kasama ka sa buong mundo. So, ang simbahan po natin ay hindi lang dito sa Palau, kundi ang simbahan natin ay sa buong mundong simbahan. Kaya, the biggest school, the biggest university in the world is the Sabbath School. Ha? Huwag kayong mag-absent sa Sabbath School. That's the biggest school, university in the world. No? Sabay-sabay yan, ha? Nag-aaral sa mga anak. So, maging kasama natin. Lagi dito, in-preach yung good news. Naintindihan po natin ang life. Katotohanan, tinanggap po natin galing sa puso, winelcome natin ating tagapagligtas at maging kabahagi tayo ng kanyang buhay at kabahagi din siya ng ating. So, meron po ibang mga katanungan dito na i-confirm na po ang ating pananampalataya sa harap po ng ating mga kaibigan at mga kapatid. Dito po, meron na po ang tatlong katanungan. Sabi po dito, number one, do you accept Jesus Christ as your personal Savior and Lord? And do you desire to live your life in a saving relationship with Him? Natanggap po ba natin si Jesus bilang ating personal na Diyos at tagapagligtas? Okay? At yun din ba ang design ng ating buhay na magkaroon siya tayo ng close na relasyon sa Kanya? Thank you. Narinig po natin, mga kapatid. Pangalawa po, do you accept the teaching of the Bible? Narinig natin, as expressed in the Statement of Fundamental Belief of the Seventh-day Adventist Church, and do you pledge by God's grace to live your life in harmony with the teaching of the Bible? God, so tinanggap natin yung turo ng Biblia at atin pong pinaparang sa Panginoon na i-enjoy po natin ang pagsunod sa Kanya. And ito po, pag tayo ay mga baby sa pananampalataya, ang baby
ay nagsisimula niyang lumakad at baby, lakad ng baby din. Tapos minsan nadapa yung baby. Pero hindi yung pinapagalitan ng nanay. Natotoo ay yung nanay na lumakad, nagsikap na lumakad yung baby. Doon nagbibase ang nanay sa kung ano yung paglakad ng baby. Hindi binibilang ng nanay kung ilang beses nadapa yung baby. So, ganun ang nanay. So, wala pa kaming baby. So, ganun, no? Naintindihan niyo yung, ano, yung Christian walk as spiritual baby. Tapos, yun namang mga mature natin mga kapatid, pag nadapa yung baby, huwag natin tawanan ang baby. O kaya, alalayan natin yung baby. Okay, hindi yung sisipain ikaw kasi ayaw mong lumakad ng maayos. So, oo naman yung baby. So, ganun din yung spiritual na mananampalataya. Alalayan natin sila hanggang sa sila'y lumakas. Tapos pag malakas na sila, magkaroon na naman tayo ng panibagong baby. Kayo naman ngayon ang mag-aalaga sa baby. So sama-sama tayo na tasalubong sa ating tagapagusta. So, pag nadulas, huwag niyong manatiling nakadapa. Tayo uli, lakad uli. Pag nadapa naman, tayo na naman, lakad na naman. Okay? Hanggang sa ma-perfect natin yung ating paglakad. Kasama-kasama si, okay mo lang kasi kasama natin ating tagapagusta. Number 3, do you desire to be baptized as a public expression of your belief in Jesus Christ? Yes, ano? Tinanggap natin si Jesus bilang ating personal na Diyos at tagapagligtas. Ipoprove po natin yan sa pamamagitan ng pagpunta natin sa dagat at sabihin natin sa ating mga kaibigan, yes, totoo talaga na tinanggap po ang ating tagapagligtas. Kasi lumakad ako doon sa tubig, nakasama ang aking tagapagligtas. And then, sabi ito, to be accepted in the fellowship of Seventh-day Adventist Church and to support the church and its mission as a faithful steward by your personal influence, tithes and offerings, and the life of service. Ano ba? Para tayo, no? Sa timbahan ito. Kasama na din tayo. Magkakaroon tayo ng public evangelistic meeting. So, kasama na din kayo doon sa mag-invite ng inyong mga kaibigan. Kasama na din tayo doon sa kabahagi doon sa may mga parts doon sa loob ng simbahan. Okay? Kung Panginoon ay isa sa inyo ay maging leader ng church. Salamat tayo sa Panginoon. Binigyan tayo ng ganong responsibility. Kung iba sa inyo ay magiging deacon, salamat tayo na pinagkalaban tayo ng Panginoon ganon. Kung iba sa inyo magiging treasurer, magiging Sabbath school superintendent, kung ano man office ay ipagkakaloob, okay mag-greet, na mag-welcome sa ating mga kaibigan. Ano man klaseng ipagkakaloob sa atin ng Panginoon, bahagi ng ating paglilingkod sa Kanya, it's a privilege sa atin. Do you say amen to that? Amen. So, handa na po tayong pumunta doon sa tubig. Sabay-sabay po tayong pupunta doon. Hindi kayo delikado dyan. Mauna ako ha? Junas, lalayan mo yung katabi mo. Baka madulas. Thank you.
Father Marlon, dahil po sa inyong pag-ibig sa ating tagapagligtas, please kayo po ay naglilingkod sa Kanya. Pwede niyo pong nararamdaman sa inyong puso na kailangan niyo pong i-refresh ang inyong connection sa Kanya. Nangangato ka po sa Kanya maging faithful hanggang sa siya dumating. Sa oras na ito, ako bilang ministro ng Ebanghelyo, sa kapangyarihan ang pinagkalog sa akin na Guam Micronesia Mission, galing sa Diyos, pinabautismohan ko kita sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo na nagpapayari sa Amen. Amen. Dahil doon, inyo pong natuklasan ang katotohanan, ang liwanag na galing po sa langit. At inyo rin pong tinanggap ang ating tagapagligtas na si Jesus bilang inyong personal na Diyos at tagapagligtas. Sa oras na ito, binabautismohan po kita sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Let everybody say Amen. 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 Nangangako ay pagkakaulog nyo inyong buhay sa ating tagapagligtas. Kapagkat inyo pong naunawaan ang liwanag na galing po sa langit na ito'y galing po sa dibdiba. Ika din po ay nangangako na na-enjoy mo ang inyong relasyon sa Kanya at aming mga kasating mga kapatid. Sa oras na ito, sa araw na ito, dahil po sa inyong pagtanggap sa ating tagapagligtas, binabautismohan po kita sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Let everybody say Amen. 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 Akin pong kapatid na Jose, matagal ka na pong naglilingkod sa Panginoon. Na-enjoy niyo po ang inyong connection sa ating mga kapatiran. At matagal ka na din nangako na sumunod sa Kanya. Ngunit naghihintay ka lang ng inyong confirmation kung kailan mo talaga lumusan at pagkakalog inyong buhay sa Kanya sa pamamagitan ng bautismo. At sa mga oras na ito, sa araw na ito, lubusin niyo pong binibigay inyong buhay sa Kanya sa pamamagitan po ng pagbautismo. Sa araw na ito at sa oras na ito, ikaw ay aking babautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Let everybody say Amen. Amen. Sa katotohanan. Sa pangangaral ko sa gabi-gabi,
Kaya po, lagi naka-smile at natutuwa sa liwanag na kanya pong naintindihan galing sa salita ng Diyos. At sa araw na ito, ikaw ay aking babautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Let everybody say Amen. Amen. Confirmation na talaga tanggapin niya ang ating tagapagligtas bilang kanyang Diyos, no? At tagapagligtas na si Jesus. So, Brother Roldan, dahil po sa inyong desisyon, desire na tanggapin ang Jesus bilang inyong personal na Diyos at tagapagligtas, at inyo pong naunawaan ng gusto ang liwanag, ang katotohanan na galing sa langit, at dahil dyan, inyong tinanggap si Jesus bilang inyong personal na Diyos at tagapagligtas, sa pamamagitan po ng bautismo dito po sa tubig. At sa araw na ito, dahil sa inyong pagtanggap sa Kanya, babautismohan po kita sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Let everybody say Amen. Amen. Tuwing nakikita ko siya, lagi po siya nakasmile. Ang akala ko sa kanya, member na ng church. Kasi nakikita ko na din siya sa church, simbahan. Sabi ko nga, pag isang kapatid, kaibigan natin na pumupunta na sa simbahan, ang ibig sabihin niya sa business world, buying signal. Ibig sabihin, may desire talaga siya na tanggapin natin tagapagligtas. So, kailangan lang niya ng dagdag na pag-aaral at yun nga, sinunod-sunod natin pag-aaral. May Bible study tayo, dalaw-dalaw, tapos itong evangelistic meeting at lubusang naunawaan ng ating kapatid ang liwanag na galing sa langit, galing po sa salita ng Diyos sa Biblia. At dahil diyan, sabi niya, masaya akong tanggapin ng Panginoon, lalo na kung may kasama ako. Sabi ko, hindi lang kasama, marami talaga. Ayun, so, andito po ngayon siya. Masaya siyang tanggapin ang ating tagapagligtas na si Jesus sa pamamagitan po ng bautismo. Kapatid, dahil sa inyong decision, babautisman po kita sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Let everybody say Amen. 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 Ng Diyos sa puso ng ating kapatid. Amen. At akin po nakikita, tuwing nag-preach po ako doon sa unahan, talagang nakifeel ko na bukas ang kanyang puso at handang tagapin ang ating tagapagligtas. Kaya tuwing nag-a-appeal ako sa bandang huli,
Natipil ko na bukas ang kanyang puso at handang tanggapin siya. Sandito, kung gusto na po niya i-confirm sa pamamagitan po ng bautismo dito sa tubig, patunay na tunay talaga ang tinatanggap niya si Jesus bilang kanyang personal na Diyos at tagapagligtas. Kapatid, dahil sa inyong desisyon na tanggapin ang ating tagapagligtas, sa araw na ito, sa oras na ito, nabautismuhan po kita sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Let everybody say Amen. Amen. Pangalawang suot ko ng ganitong klaseng damit. Pero kagabi po, lumapit siya sa akin at ang sabi niya, Pastor, akin po naramdaman ang boses ng tagapagligtas. At nais ko pong i-refresh ang aking koneksyon sa kanya sa pamamagitan po ng rebaptism. Okay, sa oras na ito, nandito po siya kasama natin kasi handa po siyang lumakad na muli na kasama ating tagapagligtas dito sa tubig pagkatapos sa panibagong buhay. Amen. At dahil sa inyong desisyon na ipagkaloob muli ang inyong buhay sa kanya, Sister Pa, ikaw po ay aking babautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Let everybody say Amen. 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 Lahat po nakakakilala kay Brady Jonah. Katulad din po ng iba natin mga kapatiran dito, gusto din po niya i-refresh ang kanyang koneksyon sa ating tagapagligtas sa pamamagitan po ng pagpunta dito sa tubig kasama ang Jesus. Nais niyang lumakad na masaya na kasama siya habang naghihintay sa malapit ng pagdating ng Jesus. Kaya sa araw na ito, narito po siya, we want to refresh his connection with Jesus, and as a minister of the gospel, bautismuhan po kita sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Let everybody say Amen. Amen. Ating tagapagligtas ay patuloy na nakatayo sa harapan ng pintuan ng ating mga puso. At kung handa po tayong buksan, ngayon na po, buksan natin at siya po'y papasok. Kung wala na po, atin po i-close ang ceremony ito sa pamamagitan ng puso.
Panginoon namin Diyos, sa inyo po salamin. Sa oras na ito, Panginoon, nandito po ang inyong mga anak. Pinagkakaloob na po nila, Panginoon, ang kanilang buhay sa inyo. Maraming salamat sa pagsulat ng lahat nilang mga pangalan sa aklat ng buhay. Hayaan niyo po, Panginoon, ang banal na Espiritu patuloy na magpapalakas sa bawat isa sa kanila, lumakad na maging tapat na kasama sa Jesus habang naghihintay sa malapit ng pagdating. Gamitin niyo din po, Panginoon, ang mga kapatiran kong naray dito na nakapaikot sa amin bilang inyong instrumento na makalalay sa aming mga bata pang mga kapatiran. Lumakad nawa sila, Panginoon, na may kalakasan sapagkat ang lakas na ito ay galing po sa itaas, galing po sa aming tagapagmita. Maraming salamat sa privilege na ito na makabilang sa bayan ng Diyos. Maraming salamat sa privilege na ito na may sulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Maraming salamat sa privilege na ito na kami ay lalakad, Panginoon, sa aming pananampalataya na kasama sa ito habang naghihintay sa malapit ng pagdating. Maraming salamat sa pagbinig nila ay magdalangin, lalo sa pagpapatawad, ginagawa namin mga pagkukulang at mga pagkakasala sa pangalan na aming Panginoon sa ito. Let's enjoy sa ito. Amen. That will be.